Yun ang mapagmaganda at mapagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo sa ating mga ka-business at mga ka-papi? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, samahan nyo ako. Isa na naman panibagong reaction video ang ating gagawin this time. Bigyan natin ng reaction itong si Bong. Kasi po, nabasa, nalaman natin itong latest vlog ni Mr. Ka-business na tunay ngang nakakabahala ang kalagayang pangkalusugan ni Bong. Nung marinig ko ito mga idol ay sobrang nabahala at nag-alala ako. At talaga namang hindi ko maisip mawari kung ano sa kasalukuyan ang kalagayan ngayon ni Bong. Dahil sabi nga ni Mr. Ka-business, kailangan siyang ipa-check up. So, bago po ang lahat, kung bago ka lang sa aking tahanan, pinutin mo ang subscribe button at bell button para kay Mr. Ka-business po, kay Papa Dins at syempre sa Ka-business family. Bueno, ito po mga idol ah. So ito nga po at itong latest upload ni Mr. Ka-business ay nalaman natin itong isang nakakagimbal at nakakatinding na revelasyon kay Bong. Di umano, ayon sa doktor, nung unang na-diagnose si Bong ay may manipis na po ang kanyang mga bituka. So ito ay marahil sanhi dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom. At dahil nga po, kung ating mapansin, di po ba, na mula nung umalis si Bong sa Ka-business ay tuloy-tuloy na po ito na talagang uminom, laging lasing, hanggang sa ma-rescue siya ni Mr. Ka-business. At sabi nga ni Mr. Ka-business, kailangan si Bong ipa-check up. So nag-alala tayo dito. Una, maswerte pa rin kahit papano, dahil nasagip pa rin ni Mr. Ka-business si Bong. Ano na kaya mga idol kung hindi na ito nasagip ni Mr. Ka-business? Ito po yung nakakatakot, baka po talagang tuluyang hindi na natin makita si Bong. Magpaganon pa man, isa po sa napakagandang indicator mga idol na malaki na ang ipinagbago ni Bong. Dahil mula nung makuha siya at mag-stay sa kanilang pamamahay, sa pamamahay ni Mr. Ka-business, ay nakita na po natin ang napakalaking pagbabago. Nakakasabay siya sa mga tapunan ng mga jokes at talagang active siya. Napaka-active ng kanyang pag-iisip. Sumasabay siya sa mga usapan. Hindi yung katulad sa dati na limitado lagi ang kanyang mga pagsasagot. Magpaganon pa man, dalangin natin na sana ay okay lang ang kanyang kalagayan, maayos na ang kanyang bituka, kasi sabi nga na ito po ang ikinakabahala ni Mr. Ka-business na sinabi noon na manipis na daw ang bituka ni Bong. Ay kailangan talaga Bong, kung nakikinig ka man ngayon, dapat ho iwasan mo na ang iyong pag-iinom. Dapat kailangan totally tanggalin mo na yan. So paano mo matutupad ang iyong pangarap na makapag-asawa, makapagpamilya, kung sarili mo naman ay hindi mo iniingatan? Diba? Masasayang yan. Nandyan ka na, nagiging ka na, kumbaga malaki na ang pinagbago mo at syempre pinakilala mo na yung iniibig mo. Pero paano nga ba darating ka sa punto na makakapag-asawa kung ang sarili mo mismo ay hindi mo iingatan? Sana po ngayon ay ingatan mo na Bong. Ang daming nagmamahal sa iyo, no? Ang daming mga taong nananalangin na sana ay tuloy-tuloy na inyong pagbabago. Balikan natin yung panahon na gusto nating mapabago si Bong. Kahit ako, no, sa aking pagre-reaction, ang daming mga nagsasabi, wala na, hindi na magbabago si Bong. Wala na yan. Ganun na talaga si Bong. Pero this time, nakita natin, although hindi pa man totally 100% kasi kailan pa lang. Ako lagi po akong may reservation na pwedeng sabihin natin tama din ang kanilang akusasyon, pwede rin mali. Kasi hindi pa naman 100% totally held si Bong. Andyan pa. Ang pinakamaganda lang dito, malaki ang pinagbago na niya. Yung pong indicator na sumasabay siya sa mga usapin, yung po yung indicator na masaya siya, nakikita natin lagi yung mga ngiti niya sa pag nasa camera, ay ibang klaseng Bong na po yun. At talagang sigurado po ako doon na masaya na siya ngayon. So malaki ang pinagbago niya. Yung nababawasan yung toxic ng
ng isip niya at ng kanyang katawan, ano po, dahil doon sa mga alcohol na iniinom niya, doon po sa inumin na kanyang tinitake, ano, at maging sa pinagbabawal, ay talagang napakalaki pong tulong ito sa kanya para magbago siya, ano, at mailayo siya doon sa mga bisyong yun. Ay sana ho naman ay tuloy-tuloy na ito. Pero alam niyo po mga idol, tulad niyo ng sinabi natin na naging bahay ang Ka-Business, para naging rehabilitation ang Ka-Business House para kay Bong. Kasi talagang kung hindi naman talaga babalik na si Bong sa pag-iinom, eh talagang makikita natin na manunumbalik yung kanyang sigla. Matalino siya eh. Napakatalino siya kapag sumagot si Bong. Napakatalino po. Eh, sana naman po, ano mga idol, sobrang nakakabahala lang. Ito pong sinabi ni Mr. Ka-Business na sana naman po ay mag-undergo na si Bong sa check-up para naman malaman natin. Kasi nakaka... Kumbaga, kahit tayo, ano po, na nagmamahal kay Bong ay sobrang nag-aalala para sa kanya. Ako po, aminin ko po sa inyo, sobra po akong nag-aalala para sa kanya. Lalo na kasi ito na po yung pinag-uusapan nating pinaka nakakatakot na bagay, ang kalusugan. Noon pa man sa ating mga previews ng mga reaksyon, lagi kong sinasabi na kung magkakasakit si Bong at hindi siya o wala siya sa bahay ng Ka-Business, wala siya sa jurisdiction ng Ka-Business, yun ang nakakatakot. No? Yun ang nakakatakot kasi una, walang mag-aalaga sa kanya. Magpaganoon pa man, at dalangin natin na sana kung dumating man ang panahon ng kanyang pag-check up ay ayos na siya, ayos lang siya, at sana ay tuloy-tuloy na kanyang pagbabago. At syempre ang lagi nating dinadasal ay sana ho makakuha na po si Bong ng makahanap na po siya ng talagang totoong magmamahal sa kanya. Naniniwala talaga ako na kapag makapag-asawa si Bong, sobrang mag-iiba po ang takbo ng kanyang buhay. Dahil noon pa man nakita natin na kinagigiliwan ni Bong ang mga bata, di ho ba, pag meron siyang mga kaibigan na may mga anak, ay talagang lapitin siya doon sa mga anak. Nakita natin yan kay Bong. So malaking tulong yan para sa kanya kung magkakaroon siya ng pamilya, makakabuo siya ng pamilya at magkakaroon siya ng sariling mga anak. O di ba, ang sarap ng ganun. Well mga idol, ito po ay quick reaction lamang po. Kayo po ba, ano po ang saloobin ninyo at damdamin doon po sa pinahayag ng Mr. Ka-Business? Kailangan po ba si Bong, kailangan po si Bong magpa-check up? At syempre, ano po ba ang inyo pong nararamdaman nung narinig natin po yung kanyang malubhang karamdaman, ano po, na itinatago lang ni Bong? So, comment down below mga idol, kaparte kayo ng vlog na ito. At syempre, bago po tayo matapos, please do ko ni Ka-Business Official, Papa Dins, Ka-Business Family. And of course, isama natin po ang ating mga kagwang. Andiyan po si Bong, andiyan po si Boogie, andiyan po si Bornok, andiyan po si Buknoy, andiyan po si Bay, andiyan po si Intoy, si Damo. Kasama po natin yan. At siyempre, may isa pa yata akong nalikalimutan. I-comment nga po ninyo kung sino pa. Ito talaga makakalimutin pa po ako. May isa pa, ano? Paki-comment nga po ako kung sino po yung nakalimutan ko. Ayan. Okay. So, sa inyo pong lahat mga idol, siyempre huwag din po natin kalimutan ng ating mga magigiting na mga reactors. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sama na rin po natin pala. Kaguwang wakiwak. Okay. God bless us all mga idol. Mapagpalang araw po sa ating lahat. So yung mga Ka-Business, sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga Ka-Business, ayun, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.